Pagdating sa delivery, hindi ko kagad dinidisplay o kaya naman binibenta ang mga items dahil meron akong routine at kailangan kong gawin ito. So, bakit nga ba kailangan kong gawin ang routine na to? May tatlo akong dahilan. Una is para ma-maintain ko ang kalidad ng aking mga paninda. Ikalawa is para ma-maximize or I will be getting the right price value ng aking pera na pinamili. At pangatlo, ito naman yung at least ma-lessen or ma-address ang mga disadvantages ng delivery services. Just for information or a little bit awareness is that pwede mo rin panoorin ang previous video ko about the advantages and disadvantages ng pagkakaroon ng agents or delivery. At yun na nga, dumating yung mga orders ko nung Thursday at before kong nireceive yung mga items na to, nireport ko din or pinatake note ko yung mga items na may defects at saka yung mga kulang na items ko last delivery nila and then bago ko siya pinirmahan para ma-audit nila or for verification or inventory purposes naman sa side nila. And dalawa lang yung pwedeng mangyari dito. It's either papalitan nila yung items or ilalasa nila sa bill ko. Kasi iba yung magde-deliver, iba naman yung magko-collect sa payment. It's yung agent kung kanino ako nag-order. So yun, yun yung mga transactions naman pag magre-receive ka na, pag nagre-receive ako ng mga delivery. So yun. Yun, I guess nakuha niyo na yung gist and so sinabi ko kanina kung ano yung topic natin ngayon kasi Yung main routine ko kung bakit hindi mo na ako nagre-restock or hindi mo na ako nag-display ng mga item is that I need to check. Yes, mga kasari, checking is the main key sa aking mga delivery items. So I do have 5 things that or I have to have 5 factors on my checklist na nagsiserve bilang guide sa akin when I do my checking. And number one here is completeness. So, I'm checking the number of items, yung flavor, yung sizes, para it's all accordance sa kung ano yung na-order ko. Kasi, one of my experience before, and even the recently lang is, may mga items ako nare-receive na kulang in amount, kulang in number, yung order ko is 85 grams pero ang dumating 150 grams. So, yun, iba-iba kaya minsan nga hindi ko na alam kung magkano yung presyohan nito kasi hindi ko tina-check sa grocery kung magkano yung presyo nila. So, may mga nakukuha ako na items na kulang in number. So, yung for example, one thai ng kape, since ang nabili ko is 6 thais, one thai is kulang ng 3 piraso. Twin pack siya. Kaya yun mga yun. So, big loss yon just in case hindi mo siya na-check or hindi mo siya napansin. They must be in all accordance sa aking orders. Okay, so number 2 is I need to check defects. So, chinacheck ko yung packaging, kung may butas, kung may hangin. Okay, so kapag yung mga chichirya kasi kapag wala lang hangin, iniisip na nila na wala na siyang crispiness, so hindi na siya fresh. So, of course, hindi na rin nila bibilhin. Kung may mga items na may durog, at saka, yun, may bukas. So, syempre, hindi siya bibilhin ni customer kasi defective siya. So, ito yung mga BOs na hindi na kukunin customer. So, loss mo siya. Pag hindi, just in case, hindi mo siya naipalit, then loss mo siya kasi siya rin yung cost niya na loss mo. So, for beverages naman is may mga I need to check. So, for beverages naman, I need to check yung seal kasi minsan may mga bukas or minsan naman may mga sealed nga pero empty or half empty or nabawasan yung laman. So, it must be sealed and intact yung laman or nasa full level. Madalas din kasi nakakakuha ako ng mga items na nakasil siya, walang laman o kaya naman bawas. Dati-dati, ini-ignore ko lang siya, pero ngayon, hindi pwedeng gawin yun kasi nga, walang kwenta na nagbebenta ka, walang kwenta yung mga pata mo sa ibang items kasi kinain na ng mga items na defective. Okay, walang hangin. Ayan.
ng tubig na balik yun. Separate natin. Ito yung sinasabi ko na isang ano, mga walang hangin. So, mahirap magbili to. Walang hangin. Yan. So, kailangan talaga dapat. So, kapag yung mag-chichiria kasi kapag wala ng hangin, iniisip na nila na, wala na siyang crispiness, so hindi na siya fresh. So, of course, hindi na rin nila bibilhin. Number 3, pangatlo is expiration date. Chinacheck ko na dapat mo is expiration date. Ideally kasi 3 months or more before mag-expire yung mga items. Kaya lang minsan may mga nakukuha tayo na items na 3 months or below. Pero, pwede siya. As long as na-dispose mo siya kaagad. Pero para sa akin kasi kapag 2 months pa expire na. Or 2 months or 1 month pa expire na. Dapat discounted na siya or mas mababasa na yung pressure niya. Pero kung ganun nila yung price, bakit hindi ko na lang bilhin yung mas matagal mag-expire? Kasi unang-unang kasi sa lahat is yung mga customers ngayon is very smart na din. And conscious na din sila pagdating sa expiration date. So, chinacheck talaga nila yung mga items na kapag malapit na siyang mag-expire, ipapalit nila or hindi na nila i-consider bilhin. Also, what if i-stock ko siya or igagawin ko siyang reserve? Hindi ko na rin pwedeng gawin yun kasi baka nga mag-expire. So, kailangan kong i-dispose ka agad. So, ang bagsak din nito, kapag hindi ko siya nabenta ka agad, is gagawin ding promo, diba? So, parang baliwala din lang. So, kailangan ko siyang i-check kasi mas safe kasi kapag mas matagal yung expiration. Sorry. Number 4 is I need to check the receipt or yung resibo. Kasi may mga items doon na hindi natin alam, malay mo, nag-increase para yung price niya. So, at least, as early as that, or pag So may mga items na it might be nag-change yung prices, nag-increase. So at least kapag ganun nangyari, ma-adjust mo yung prices mo pag mag-increase yung prices nila. Also, na-check mo sa resibo kung tama lang yung mga items na na-order mo or kung yung price ng na-order mo is same or according to the item na nakuha mo. Meron kasing one time din na bumili ako ng item na isang bag ng tissue, yung 12 rolls. Tapos ang price nun is 120 pesos. Pero nung tinignan ko yung resibo, one bag nun is like 360 pesos. So parang ang binayaran ko is parang ang cost niya is times 3. So nung verify ko to, sabi nila wala daw si C. So, nung verify ko to, walang, hindi nila nag-order ng paraan kasi wala daw CCTV, hindi nila ma-check kung yun nga. Or, minsan nagkakamali din yung kanilang printing system. So, kailangan i-check mo na dapat yung item mo is talagang yun yung presyo niya. So, yun, para hindi ka naman yun, nalilugi doon pa lang sa pricing, doon pa lang sa ordering and delivery and nagkakaroon ka na ng lugi, diba? So, yun, kailangan ma-address mo yun. Also, next is that i-check mo, yun, so dapat tama lang yung pan-receive mo. And the fifth one is, you need to recheck the documentation. So, if ever may nakita ka na discrepancy sa mga listahan mo, nalista mo siya kung ano-ano yung mga to, ano yung mga item, i-double check mo pa rin siya para maging accurate yung listahan mo. Para kapag nag-report ka or nag-refer ka sa agent or sa mga pahinante ng delivery, at least hindi naman nakakaya just in case mali na na-check nila, ay ganito, ganyan. So at least na-check mo pa rin siya na tama. So yun guys, so those are the things that kinoconsider ko or guidelines ko bago ako mag-dis guidelines in checking items. So, yan one of my main routine na ginagawa ko dito sa aking sari-sari store is to check my item. Mga kasari, pwede niyong gawin and then pwede kayong mag-add kung ano pa yung pwede niyong idagdag when pag nag-check kayo. Basta ang aim nyo is kalidad yung produkto, tama lang siya, and then tama yung presyo, and then at least, syempre, hindi ka nalugi. So, see you again for another episode of Sari Sari Store Tips and Updates. And good luck sa iyong pagbebenta. Good luck to your delivery. Good luck for your checking. And thank you so much. God bless and bye! Ito bago.
Okay, five. So, balik mo siya dito, te. Para may nandun yung kape.